Yung second sight namin, no, yung sa poles, no, sa ilalim niyan, so kinakapa ako, mayroon pong apat na butas na hole, no, na kasi laki lang ng daliri. Mahawakan niya siya talaga. So ibig sabihin, alignment of gold deposit. Pa sa ibabaw, mayroon din, no. So may isang malaki, tapos may alignment din ng gold deposit alignment, no. So ang significant kasi ng mga yan, ibig sabihin yan, pang cave kasi yan. Hindi pang cave, pang tunnel, pero pang close. Pang close po. Then, ayan, is, ang orientation kasi niyan is southwest orientation and tsaka northeast orientation, kabilaan ang item. Ibig sabihin, medyo talagang malaki ang deposit, no, ng dalawa, you know. Yung turo ko is southwest direction kasi kaya ako nakuha yan dahil mayroon yung isang maliit na dot na naka-orientation sa southwest. Parang distance ba, travel. At saka yan, yan hole na yun, nandun sa may bandang huling-huling pang lima, hindi siya alignment. Kumbaga, nandun sa baba. Tinatawag natin na pwede natin maging distance siya papunta doon sa puno. Kasi southeast mayroon din sa puno. Tapos yung northwest, may puno. And then, mayroon bato na nandun sa puno. Mamaya, idodowsing kaya para makita natin, no. So umakyat ako diyan para makita namin yung pinaka wall type, no. May hole kasi doon sa wall, may wall type siya, naka-wall. So ginawa talaga siya pang wall talaga, no. Ayan, no. Yan. So hindi po siya yung slide talaga agad, pero may wall muna, wall type 'yan. Tsaka yan, anong yan, busay na yan, is hindi yan nature, kumbaga cemented po yan lahat dyan. Man-made poles po yan. So, tampering po lahat ng mga bato dyan. Tsaka may hollow po mga gravel, no. So, yan. So, gagawin natin dyan para malaman namin kung saan yung detection namin. Gagamit na po kami ng rayfinder yan, GDI. Kung saan hahanapin niya kung saan yung detection na may malalakas na detection at saan na location mayroon may detection, para yun lang ang susundan namin. Yung mga tinuro namin kanina na mapping namin, na point na namin kung saan yung target, siya naman ang mag check kung saan talaga yung target. So although tama naman yun sa mapping namin, tama yung target at sinusundan talaga ng dowsing natin yung pinaka load, no, yung pinaka load, ayan, no, sa poles. So yan, sasagawa pa rin ako dyan ng pag-douse, no. So akit ako dyan sa taas dahil sa tingin ko ang karga dyan is nasa ilalim talaga, underground passage, no, underground siguro talagang pang malaliman. So ngayon dun kami nag-locate sa baba tsaka sa taas para makuha namin yung pinaka location kung saan yung pinaka hahanapin kung saan. So dalawa po yung target dyan, kaliwa at kanan. Kanan kaliwa ang orientation ng target, na sa southwest tsaka southeast orientation. So kaya kinukuha ko lang po yan, yung pinaka tama ba yung aking paglocate, no. So yan, so gumamit tayo ng mga gadget dyan para magkaalaman na talagang may target talaga tayo. So yung time na yun, nasa Dinagat pa rin ako, Dinagat Island, no. So nag-survey talaga kami, nag-explore. Tsaka yan, no, napakaganda. Hukay nila dati yan, nasa gitnang yan. Dati pa daw, panahon pa. Tagal na daw na panahon, hukay nila. Wala sila nakuha, no. Although may nakuha daw sila bilog dyan, na bilog daw na, ewan ko lang kung giveaways yun, bilog na bato tapos may tubig sa loob, tapos may parang bigas na kumikintab. Butil ng bigas ba, bato na kumikintab, no. Ayan, so makita ko sa taas yung pinaka corner niya, dyan yun, ayan, no. So dyan yun may bato na may puno na may bato. Yun, puno na may bato sa ilalim, dyan namin yung pinalinis dahil dyan yun mayroon namin, no, detection. Lapit lang yan sa busay. Siguro mga
7 meters away from Busay o kaya sa Balls, mga 10, mga ganun lang. Paangat, naka 90 degree. Ibig sabihin, medyo 90 degree or 80 degree ang ano, yan o, ang terrain. So, ayan po yan, ano, yung bato na yan. Tapos, sa gilid niyan, may lumang puno na karaan. So, ayan po. Ibig sabihin, ayan po yung target namin. Yan, parang trap yan eh, yung batong yan. Ayan o. Naka-slide siya. Ibig sabihin, may guhit na slide. Tapos, meron sa ilalim na parang may malaking butas doon sa batong yan na ibig sabihin is cave, no? Cave or closed tunnel. Closed cave, yan. Yan ang ibig sabihin yan. Yan, habang ginagawa ko yung pag-dowsing ko dyan, nakuha na natin yung target dyan. Yan yung target. Dyan sa may lapis sa lumang puno at sa may bato na yan. So, may kalakihan po talaga yung deposit dyan dahil ganda ng site na yan, no? Salamat ako sa mga team ko na yan dahil kasama ko yan mga yan hanggang dun sa malayong site, dun sa 45 minutes ang nilakad namin, then hanggang dun sa may patag na may site. Yan, kasama namin yung team na yan, no? So 3 days 1 night stay kami ng ano, overnight and 2 nights kami dyan, no? Sa dinagat, mga 3 araw na rin siguro. Yan. So yan, gumamit po ako ng Tesla, no? Tesla V4 na pangmalakasan natin. Yun, so nakadetect talaga siya ng gold. Tapos Safari V8, ginamit na pa rin natin ng Safari V8. Gumamit pa rin ako ng Safari V8 dyan para malaman ko kung tama yun, mga detection ko noona. So sinundan ko lang siya ng yan, no? Yan yun. Yan. So, talaga umiikot siya, no? So, kahit na pumatong lang ako dyan, mag-steady lang ako dyan sa ano ko, is talagang malakas yung detection ng Safari V8 natin. Yan, no? Okay. So, yan. Nag-sample talaga ako. So, susundan ko ngayon. Ah, gold. Gold pala yun. Sinample ko ng gold ring, no? Diyan na talaga yung target natin, mga ka-TH, no? So, yan po. Kaya medyo mahirap ang site na yan dahil, pero kayang-kaya naman sa terrain na yan dahil subok na rin kami sa mga ganyan terrain, yung mga taas na lugar. Kaya, kabisado na namin yung mga ganyan klase ng ano, sa team ko. No? Yun. Okay. Okay, so yan. Gumamit naman ako ng ano dyan, ng Gold Detect, ng GFB1 Gold Detect, yan o. So, lakas pa rin ang detection, no? So, galing. Galing ng mga gadget natin dyan dahil yung mga locator natin is talagang mahusay, no? No, yan o. GFB1 Gold Detect ang ginamit ko dyan. Yan. Yan, malupit, di ba? So umiikot talaga, nagtuyok talaga yung mga gamit natin ng locator, no? Shout out pala kay Joel Morala, no? Taga Surigao City. Tapos shout out din kay ano, kay Vince, yung kasama ko dati, no? So wala na siya ngayon dahil nag-work na siya ngayon sa mining, no? So shout out sa iyo, no? Makakabalik ka rin. Then ayan, GFB1 natin, pangmalakasan talaga yan, no? At saka shout out din sa mga ka-teach natin taga Dinagat, no? Ayan. So ngayon gumamit ako ng ano diyan, ng detectors, possibility na magkaroon ng detect na giveaways, baka sakali kami na kung tumunog man, pwede na namin ano yun yan, mahukay, no?
So, sinusubukan namin dyan sa mga sidings lang dyan, baka may tamaan na, na small deposit or give away some things or ganyan. So, at least malaman namin kung talagang may mababaw. Sa tingin ko kasi walang mababaw eh. Kasi pang malakihan deposit kasi may ganyan eh. No? So, yun sa hukay nila, dinetect ko rin. Yung sa hukay nila dati, matagal na panahon na sinubukan ko dun sa mga gilid-gilid, tsaka sa siding, sa lahat ng wall na i-detect. Baka sakalin mahagip ng ating metal detector na Minelab CTX3030, no? Ng Minelab, pinamitan ko yan. So, although inikot-ikot ko yan hanggang taas, dyan sa gilid, sa may corner, so para ma-prove natin na may giveaways, baka sakali lang kami. Pero ang tingin ko sa site na yan is tinatawag nating Imperial site. Malaki ang deposit ang meron ko, mga mahirap kunin basta-basta, hindi basta-basta, no? So yan, try kami ulit dyan mag, try ulit ako dyan mag detector. Yan. So, maganda dyan sa CTX3030 na yan dahil malalim din ang detection niya, no? So, kaya niya talaga ma-penetrate kung ma-discriminate kung gold or metal na iba. Kaya, meron siyang 3D image dun sa screen ng CTX3030, no? Kaya, ayan. Sa tingin ko mga ka-TH, kasi ang opening spot niya nasa diyan sa paanan ng bosay niya sa tubigan dati. Diyan siya papasok papunta doon sa may target ng southeast tsaka sa southwest orientation detect. Ayan po yan. Kasi ayan no, yung batong yan is talagang hulmado, pagkakagawa talaga tao talaga gumawa. O yun no, pantay yan. Yan. Yan, ito mo. Pagtitingnan natin is pantay na pantay siya. Yan, kaya napakaganda ng site na yan, no? Sabi daw nila dati naliligo daw yung mga native dyan, mga native, hindi nila alam ibig sabihin ng mga hole na yan, no? Nilalaban lang nila yan, naglalaban sila dyan, titignan lang nila kung ano ibig sabihin, wala silang alam. Kaya nung nalaman nila na may pumunta ng treasure hunter dyan, dyan na nakaalaman na mayroong positive, pero naguhukay na sila before dyan. No, hindi lang nila ibig sa alam ibig sabihin ng sign na yan. Yung mga yan. So, yan yung mga hukay din nila yan, no? Yung malalim na yan. Hukay nila, nagbaka sakali sila na may target niya sa loob ng tampering ng pulse na yan. So, talagang wala dyan. No? Ibig sabihin, makikalaliman talaga dyan ang item. Kasi pwede siya maging 90 degree. 90 degree to 45 degree ang ano, ang pasok ng item, no? Mula dyan sa may paanan ng ano, ng busay na yan, ng pulse na yan, no? So yan, so talagang sinulid ko talaga. So wala talaga ako nakitang giveaways dyan, yun lang. Maraming salamat kung mga ka-TH, no? Dinagat Island.